Ay, hello po. Thank you so much po sa lahat ng magtatapos ng content ko, sa lahat ng nagtatapos ng mga content ko. Si God na po ang bahala sa inyong lahat. Kumusta po tayong lahat? To God be the glory po. God bless us all po. May our Creator always bless each and every one of us. Give us the peace of mind that each and everyone truly needed, and also our good health. Ibigay po lagi natin sa ating Creator ang glory and always be grateful to every little and big blessings that come upon all of us. So guys, part 6 na po to ng season 15, What is Written Truly Happened. Ang content ko po na to about kay Lazaro tsaka po kay Judas Iscariote. Tatry ko pong mabilis lang to para po mabilis nyo rin pong matapos. Thank you so much po talaga sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Try nyo po sanang umpisan mula part 1 hanggang final part. To God be the glory po ulit. Ingat po tayo lagi guys. Konting input lang po. Marami pong mga balita talaga sa iba-ibang bansa, globally. Lagi po tayong magpaka-alerto. Lagi po tayong maging keen observer sa mga pangyayari sa bawat sulok ng mundong ito. Maging legit man po ito o faking news, gabayan po nawa tayo ng Panginoon sa pagbibigay natin ng discretion sa bawat napapanood nating balibalita. Guys, lagi po tayong mag-pray, lagi po tayong manatiling matibay ang pagkakakapit natin sa ating Panginoon. Always remember guys, our faith is the completeness of good deeds, love, and hope. So, ito nga pong lalaking, isang mayamang lalaki, dinidescribe po ito ng Holy Scripture na mayaman po ang pamilya nila. Tapos, si Lazaro po nakatambay lagi dun sa may gate nila. Tapos, lagi pong parang may party sa bahay ng mayamang lalaki na to. Ang analyzation ko po, kayo pong magbahalang magbigay ng discretion nyo. Kasi alam ko naman po, halos karamihan po sa buong mundo, nagbabasa na talaga ng Holy Scripture. Ano po guys, ito pong lalaking to, parang sa sobrang yaman niya po, kampanting-kampante na po siya. Lagi pong may kasayahan sa kanilang bahay, sa kanilang mansion. Tapos si Lazaro po, nandun lang po sa kabilang sulok ng kanto nila na nadadaanan din po nila araw-araw. Yung po ang pagkakaintindi ko sa kwento ng buhay ni Lazaro. Sundan niyo pa po guys, to God be the glory po. Thank you po for watching. And sana po ingatan tayong lahat ng ating Creator, sampu ng ating mga mahal sa buhay. Ingat po lagi and never ever lose your faith.